Cinema News for the first time together. Meryll Soriano and Joem Bascon. Hello! Hi, everybody. Hello, Cinema News. Hi, Bianca. Hi, thank you for having us. Of course, and congratulations on the Cinemalaya entry, Angkas. Balik sinehan, finally! We were talking a bit about this before we started recording, pero you mentioned earlier that you learned about this project pre-pandemic pa. So tell us about that story. What made you decide na, okay, let's work together again on set on the big screen? And how did this project come to you? Nung time na si Direk Green Yamson, nagkaroon siya ng story, and then pinitch niya sa akin, sabi niya yung first film ko sana ako yung gumawa. And then sabi ko, sige, nagawin ko yung first film mo. Hindi namin inakala na mapapasok for Cinemalaya. And then parang yun, nakakasana ako for Cinemalaya. Naghahanap kami na leading lady or ng kasama namin ng girl. So ang daming pinipitch. And then yun nga, biglang nag-pop out yung mini meme. And during that time, yun, we were together na. Tapos sinabi niya sa akin na kinokontak ako ni Rain Yamson for doing a film for him. Na yun nga, for Angkas. And then, yun, umuha naman siya. Well, I read the script and I was very, you know, I really like the story. So, yun naman ang aking golden rule. If I like the story, then I'm in. If I, you know, it's the same voice as I have, and then I'm just so. And then I was just very happy na siya yung kasama ko. It's our first time together. Well, not exactly first time, but I think it's the first time that we will share the same frame with the same storyline. Kasi lagi kaming magkaiba ng, hindi kami nagsasama. Yes. Pero kasama kami sa show, yung gano'n. Super interesting, and I think never pa natatalakay ang ganitong klaseng kakaibang story, at least from what I know. So, Joem, you are, yes, Leo, aka Judas. What is Judas's job, technically? Na totoong trabaho ng tao, tama ba? Yes. Okay. Yes, bali, Leo, aka Judas, is an inspiration from a documentary na napanood ni Rain, tapos friend niya yung director. And then yung work niya is a habal-habal driver sa isang barrio. So siya yung parang errand boy, taga-kuha ng mga groceries, taga-sundo ng mga tao. And then at the same time, kapag may mga nag-request sa kanya ng mga parang underground na mga rebelde, yun, pwede siyang kumuha ng mga bangkay ng mga kababaryo niya na nakikipaglaban sa mga militar na naiiwan yung mga bangkay nila sa bundok, sa mga dibdib na lugar. So very, parang sobrang delikado ng buhay na tinatahak ni Judas, ni Leo. Like you said, Meryl, earlier, parang napa-oo ka talaga kapag parang aligned sa'yo or naniniwala ka dun sa kwento. Pero technically, merong very social issue yung kwento ng inyong pelikula. So your character, Ditas, is a stubborn fighter na naniniwala talaga sa kanyang parang calling. Yung story ng different characters namin talagang nag-create ng different choices, nagkaroon ng different outcomes. You have to see the whole thing na itong friendship na to, itong relationship na to, talagang dahil iba-iba kami mag-isip, nagkaroon kami ng different paths. And then si Ditas, napunta dun sa very social topic, and activist siya, and naniniwala talaga siya dun. So parang hindi naman tinalikuran, pero yung final decision niya is to really fight. So yun, so nagkahiwalay silang tatlo. I think everybody will have a different feeling and sa ending kasi siguro makaka-relate to dun sa isa sa mga characters. Yes. Like you mentioned earlier, Meryl, ito yung first time that you're working together na same storyline. So I'm just curious, even though seasoned actors kayo pareho, nanibago ba kayo sa dynamic working together on screen? To be honest, I was just really excited. You know, Joem is a great actor and I've never, you know, acted with him together. So I was very, very excited more than anything else. Kasi, you know, to be together na hindi sa film, but finally we get to really enjoy that energy. Para sa akin, ganon. But
sa kanya iba yung story. Bakit iba yung story? Bakit hindi excitement? Ano ang emotion working with Meryl? No, gaga, ano, excited mo to work with Meryl. Pero syempre, watching her ng sobrang tagal na sa mga films na ginawa niya, mga teleserye na ginawa niya, syempre kinakabahan ako na makasama siya sa isang, ngayon, parang ngayon, sa isang frame, kinakabahan ako kung ano yung ibibigay niya sa akin na energy. Especially ito pagka-argument na siya, di ba? Kasi, ayun nga, sobrang husay niya umarte. No, I enjoy working with her kasi, yun nga, medyo matagal na kaming magka-work pero never kami nagkaroon ng eksena together. And then, this is, I guess, the most intimate project that we've done together. Kasi, lagi lang kami magkaibigan, lagi lang kami sidekick ng bida. So, we're very happy na at least kami dalawa naman yung, kaming tatlo naman yung magkakasama at umaarte as bida kami na binibigyan namin ng isa't isa ng inspiration. Yeah, I was curious about that kasi, like I mentioned, you're both so good at what you do. You're both very intense actors. So, okay. To each other, parang, are you each other's critic? Cheerleader? Do you give each other, oy, okay ka, may ganun bang dynamic whatsoever? Or kanya-kanya kayo? I think cheerleader in a way na we're there for each other. But sa pagdating sa acting, I don't think we just respect each other's process. I mean, siguro pagka-cut, okay ka lang, are you okay? Puro ganun. But, you know, like the characters and all that, I don't think hindi kami yung parang critical sa isa-isa. Yeah. Kasi I know na may sarili siyang atake doon sa role niya and I also have my own. So, yun, nag-gel naman together even yeah. with Ben. So, you know, wala kaming problem doon sa space namin. We felt safe and yeah, I really enjoyed it. Well, your director, si Direk Rain, who is also, ito yung first feature film niya eh. Yes. And I know, if I'm not mistaken, Joem, parang naipangako mo na kapag naging director na siya, ikaw ang bibida. So I'm sure he gave you guys parang free rein din sa characters niyo. I'm sure valuable sa kanya yung input ninyo. So I guess what I'm curious about is, kayong dalawa, even though you know the script, nagugulat pa ba kayo or may time ba on set na nagulat kayo sa pagbitaw nung isa? Ng isang eksena, isang linya. Did you have that, Meryl, na parang may binitawang linya si Joem na parang when you read it sa script, pero when he did it, parang, uy, may iba. Ikaw din, Joem, to Meryl. May ganun bang moment? Ikaw, meron din. Kaya nga, ang galing mo magtanong, sorry. Parang huling-huling mo kami dyan. Yes, meron kaming one scene na parang, ang sabi kasi namin, hindi naman siya ganun ka-importante, pero parang pwede siya ma-edit out, deletable siya na eksena. Pero nung nag-request nga yung director na ito gawin mo, Joem, pwede mo bang ibitaw ng ganito yan, nung tinunan na namin siya, parang it was one of the most important scene na lumabas doon sa buong script na hindi namin inakala na ganun pala siyang valuable, kabigat. At yun yung turning point nung dalawang character na yun within the story na hindi namin, nung binabasa kasi namin siya, yes, tama yung sinabi mo na parang, wala lang to, parang ibibitaw lang namin to. Pero nung ginawa na namin yung scene yan, wala na, naging ano na siya. It's one of the most, parang hindi naman magical, it's one of the most, parang nagawa namin siya ng meaning pag sinabi namin yung linya na yun. Parang it will speak for the whole film. Yeah, I think it's just a pivotal moment for the two characters, yung characters namin. And then, saan napunta yung decisions and choices. I think it parang, it's such a simple scene, pero poignant in a way na parang, eto na pala, kaya pala si ganito. Sila naging ganito. Siyempre, hindi mo naman sinushoot chronologically, di ba? Pero when we shot that scene, parang it was, okay. You probably have a deeper understanding sa characters. Yes. Oh, yeah. It's the first time na nagbakal ako for the whole scene. Sa kanya, nung magkaharap na kami. Kasi pag ganun, pagbakal, may retake? Or yes. Kumawa siya, kinat niya talaga. Kinat yung sarili ko. Kasi, ayun, kinabahan ako nung eksena yun nung magkaharap na kami. First time na naramdaman ko yun habang kaharap ko siya. So, yeah.
I love it. Hindi, yung magic na yan dahil sa inyo talaga as actors. Parang kumbaga perfect timing. Before I allow you guys to promote, we'd like to play lang a mini game here on Cinema News. Lagi namin ito ginagawa. So, of course, from your relationship as co-stars, pupunta tayo sa inyong relationship na, kumbaga, love the second time around. So, our game is called Ganito Kami Noon, Ganito Kami Ngayon. So, I will share a few topics. And then, kayo na bahala kung sinong sasagot kung paano noon at paano ngayon. Okay, first, simplehan muna natin. Date night. Noon, ano ang date night? Ngayon, ano ang date night? I think yung date night before was just to enjoy ourselves together. Yung parang, okay, kain, chika, yung ganon. But date nights now are very, very crucial to our relationship because I think pag nakakalabas kami dun sa space sa pagiging mga magulang, alam mo yung bumabalik yung sense of us in a way we talk about our dreams, our plans, and nothing, yung mga rants, yung mga raves. So parang date nights now, crucial. Dati, mga chika-chika date nights, alam mo yung sweetie-sweetie pang bata. Saka before yung date nights, date night talaga, night kami lumalabas. Pero now, date lunch. Kailangan namin agahan. Kasi pagbalik namin, kailangan na namin mag-alaga. Next, handling an argument or hindi pagkakaintindihan. Paano noon at ano na siya ngayon? Sige, before, pag nagkakaroon kami ng argument, hindi kami nag-uusap. Talaga nagkakaroon kami na tampuhan sa space. Tapos hindi na namin siya na pag-uusapan sa relationship namin. Pinapalagpas na lang namin siya. To the point, sumasabog na kami pareho. Pero now, siguro nag-mature na kami. Nagkaroon na kami na footing namin at sure na kami sa mga personalities, pagkatao namin dalawa. Napag-uusapan namin siya together. Inukuha namin sa table, minsan sa room, sa bedroom, sa kotse, date nights. And basta before makarating or before kami matulog, dapat matapos namin ang problema namin tuloy. Together or problema namin sa isa't isa or problema man sa ibang bagay bago matulog para pagising namin it's a new day. Wow, bago matulog napapanindigan niyo 'yon, ang galing. Pero minsan late na, mga 4 a.m. na kami nakakatulog na pa. No, pero yeah, it's different now. Yeah. No, yeah. Nag-mature na siguro pareho. Oh. Okay, eto naman. Making up after an argument or yung pagbabati na after ng argument, paano noon at ano na siya ngayon? I think it goes the same as sa sinabi niya na now it's not really an argument but it's just a discussion. Yeah. Noon talagang away. Oo, ay talagang yung kabataan eh, diba? Meron ka bang sobrang fire? Ngayon, pagod ka na, gusto mo na lang pag-usapan. Yes. Kina-chill na tayo. So, and also, kahit magkaaway kami, lagi kami nag-aalaman sa isa't isa. So, alam mo yun, it's also a different energy. So, it creates a more positive way. So, para mag-usap kami. Yeah. Wait, what did you say? Pag nag-aaway kayo, nag-I love you? Kayo sa isa't isa? Grabe kami. Kahit anong pinamay, Papa, I love you. Papa, I love you. Wala kaming parang sa isang araw, hindi mo mabibilang. Alam namin na mahal namin yung isa't isa kahit magkaaway kami, kahit magkahiwalay kami. Hindi pa lang namin alam yung timing on how to parang fix things. So, yun nga, dapat sana before na kami makatulog, maayos namin sa pareho. And I guess yung making up, isa natin siguro yung yun nga, date nights, lalabas, mag-uusap, siguro Paparma together parang medyo ano iba yung energy namin pareho yun yeah. Yung story namin dalawa. Paano kayo maglambing sa isa't isa noon versus ngayon, same ba or nag-iba? Walang lambing before eh, it's more malambing. Sorry naman. Hindi naman I mean, kasi before, parang magkasama lang kami, yes. We're happy together before. Pero now, yun nga, nagmamature na kami dalawa. So, parang nagkakaroon kami na parang gusto namin ng attention para sa isa't isa. So, binibigay ko sa kanya lagi.
yung attention ng gusto niya. Every day, yun. Lambing would be for me, I make her coffee every morning. I bring her parang bread sa hapon. Grabe siya. Grabe siya. Yun. Tapos bago matulog, yung parang chocolate drink for moms. Na for lactation. Oh, yeah. Yun. Malunggay chocolate? Malunggay hot chocolate ba yan? Uh-oh. Yes! Ano mo yan? Yan. Oo. Yung mga simple things na gano'n. Siguro yun lang yung lambing ko sa kanya. At saka malungding talaga kami sa isa't isa eh. Wala eh. As in, we, you know, we touch each other, we kiss, we hug all the time, we say I love you all the time. I don't know why, pero kahit na palabas ka pala, paalis ka pala yan sa kotse, may I love you na agad, you know, parang hindi kami nagsasawa. I think, it's just so natural na hindi namin pinipilit gawin yun. Yeah. Hindi namin naiisip na sobra-sobra na nga minsan nakikita ng kapatid na yun, grabe naman kayo. So parang wala eh, hindi namin siya, I don't know. Hindi naman siya pinipilit. Okay, hindi. Or talaga siguro yun lang yung mga personalities or yung attitude namin towards each other na ganun lang talaga kami. May, minsan magbibigay ito lagi ng letter pag mag-work ako. Ayun, nagbibigay. Every time handwritten. Oh, yes. Yeah. Every time he leaves for lock-in, for work, yeah, lagi yan may letter. Sometimes may mga Polaroid pictures namin. Yeah. So, gano'n. Na nakakalat sa hindi niya alam kung saan. Yes. Yeah. So, pas mayari ng... Toiletry. So, yung mga secret, ano nila, lambing moments. Not just from her, siguro from Eli na din. Si Eli din. From Gito. Gito. Ang sweet. Parang ano, parang pang rom-com. Ang gandang tip na na pag aalis for lock-in, may letter or may Polaroid. Bet ko yan. Achieving yes. Yan. Thank you for being game to play our little game. Eto na, we'll wrap this up in a bit. I know that you two are often asked the question, of course, about marriage. And in a recent vlog, Joem, you were asked about this as well. Ang gusto ko malaman personally, you seem so open with each other na yung communication ninyo. So is this something that you talk about or is it more of you are contented, happy kung saan kayo ngayon and you'll go where the flow is? I'm happy kung nasaan kami ngayon. I'm so happy kung nasaan kami. I'm sobrang happy kung nasaan kami ngayon. And I guess, yun, ile-level up ko siya. Pero it's a surprise for me. It's a surprise for her kung ano man yung gagawin ko. Kasi before, natatanong na ako yan. I mean, with my past relationship. Sorry, na alam kong natatanong ako siguro na sumasagot ako. Pero now, I guess I'm going to keep it more private, personal. Gusto ko lang malaman ng lahat kung ano yung nakikita nila. It's parang it's the most, parang happiest state kung nasaan ako ngayon or happiest person ako ngayon. And I guess with that, I mean, sorry, Banks, hindi ko siya masasagot kung kailan or masasagot ko man siya na oo, papakasal ako or oo, magpapakasal kami. Pero right now, I'm going to keep it parang private for myself na siguro malalaman nyo na lang mga after 5 years, ay, kasal na pala sila. Nandun tayo lahat sa buhay na we're very open sa public. Parang lahat ng kilos natin ng mga celebrities, mga actors, nilihintay sila na kung saan magle-level up ng ganito yung mga relationship ng mga kapwa nila, personalities. Pero right now, I guess yun nga, medyo nag-stop na ako sa social media and with this, yun, I'm going to keep it private na lang. Also, gusto ko surprise talaga. Yes. You know, I think sa amin dalawa, we never talk about it because we already know. Alam namin, hindi you know, namin alam. It's just that, as a girl, gusto ko na surprise. And then siya, you know, I know that, you know, basta we know. It's just that we don't talk about it. We just want it to be a surprise for, you know, on both ends. Yes. Yeah. You know what? 100% respect that. And you have every right to go about it your own way. I did want to ask. Yeah, super. I did want to ask you, Meryl, kasi sabi ni Joem, he's the happiest he's ever been. How does that make you feel? Oh my gosh, grabe yan. I'm also the happiest now. So even without Gido, you know, even without the stage, nung nag-reconcile kami, I think there's a sense of
ano ba yun? Home? There's a sense of home. I think, pinagdasal ko din to eh. Sabi ko, Lord, 5 years ako single before, you know, we reconciled. And sabi ko, ayoko nang mahirap na getting to know, yung mga ganyan. Hindi ko naman alam siya ang ibibigay kasi naman may past na kami. So, maganda yung sense of getting to know namin this time because we've experienced different things. We've achieved different milestones in our lives. So to be reunited, you know, there's so much to talk about. There's so much to learn. There's so much to discern from each other's new personalities or grown personalities. So, you know, I'm very happy to you. Sobrang, I feel the love. I feel the love and I love giving my love to him. So it's just, it's a good place. No, it's a great place. Oh, alam mo, kahit virtual ko kayong nakakausap, I definitely feel yung love, yung peace, yung contentment yeah. na meron kayo and super deserve. Congratulations again on everything sa family life and sa film. Of course, please invite everyone to watch Angkas. Cinemalaya starts on August 5 and it runs until the 14th. So our gala night is on August 8, 9 p.m. So if you want, you can buy your tickets on Cinemalaya's webpage. And we're just inviting you to watch our very, very simple yet poignant film. It stars Joem Bascon, Ben Alves, and myself, directed by first directorial full feature ni Mr. Rain Yamson. And we're just so happy na magkakaibigan kami sa set. So I hope na ma-translate namin yon. So please do watch. Thank you, Joem. Thank you, Meryl. It was so Thank good you, speaking Vera. To you too. Thank you. Thank you, CinemaNews. And that is it for our show this weekend. Thank you so much for watching. And again, we are now available on iWantTFC. So yes, you can search for CinemaNews on your iWantTFC app and get all the latest every week in the entertainment world. And of course, do follow our official social media pages of CinemaOne. We upload our full interviews on our accounts. I will see you again next time. Thank you for watching. This has been CinemaNews. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama.